Okay guys, salamat nga pala sa mga nagsishare ang kanilang mga coins pinakikita sa ating Kalimi Online Facebook page. Ayan, at sana nasasagot ko naman ng maayos ang inyong mga katanungan. At bago tayo magtuloy, huwag kalilimutang mag-subscribe at i-on ang bell para palagi kayong updated. Ang unang coin kay Tabangkura Noel, Boss Aero ba yun nasa taas? Isama mo na sa content mo. Ayan, salamat Noel. No? Tingnan natin ang iyong mga 5 piso BSP series coins. Ayan, yung 1997 mo ay sa tingin ko kuan yun eh. Damage lamang ano. Ang nakita kong mukhang error dito ay ito. Ayan siya. Meron siyang cogwheel na manipis. Ang tawag po dyan ay stick cogwheel. No? So, ayan lang po ang error sa iyong mga 5 piso. Ayan, thank you sa pag-share Noel. No, next time ha. Next, Adonis Vidal, 50 pieces idol sa 2005. Ang pinagpilian ko, 4 lang ang nakita kong die 4. Ito yung hybrid eh, no? Ayan, tingnan nyo guys, no? So, mayroon na naman patotoo. Diba? Kasi nga, na-content ko to nakaraan lang eh. Itong tinatawag natin hybrid 10 piso year 2005. Tingnan nyo, mayroon siya nakuha. At naka-apat siya. Diba? So, totoo yan guys. Hindi po tayo nag-i-invento lang yung may nagsasabi na reality versus expectation, no? Hindi po to expectation. Kaya na nga po yung bariya, diba? Yung nagsasabi na meron nga nag-i-exist na ganyan at na i-detali ko na nga yan kung bakit natin natawag na hybrid or die 4 yan kasi yung die 1, 2, and 3 ay katangian itong isang ito eh. Kumbaga, yun na nga, hybrid siya eh. Diba? Pinagsama-sama sa isang coin yung katangian ng die 1, die 2, and die 3. 10 piso. So, ayan ano. Kaya kung kayo, tuloy-tuloy lang sa paghuli ng mga barya. Next, kaya Orlando Maniaka Plaput. Ay, kung tingnan mo ang ilong. Tingnan natin yung ilong ni Emilio Aguinaldo sa amin yan. Ayan. O nga, meron nga ako napansin na parang sa unang tingin ko, ang tangos ng ilong yan. No? Pero pag yun, tinignan, kasi mayroon linya, no? Nakikita niyo yung ano, yung nose line na yun, ano, parang sumubra yung tangos. Bali yung ganyan, masasabi nating debris error. So, debris error lang yung 5 piso. Next, kay Pete Mendigo. Sir, pakisipat naman. Alright, sipatin natin ang iyong piso. Reverse agad ang bumungkad sa atin at pros siya, no? Die 3 pros. Tulitin natin ng masimulan. So, 2010 ang iyong 1 piso. Bali yung reverse niya, hindi siya pros. Sa reverse lang. So, hard to find itong 10 piso mo. Reverse pros. Ayan, at wala pang record sa nimista. Itong hawak mo. So, magandang itabi yan. Itago mo, ingatan mo para hindi siya magasgasan. No? So, congrats sa iyong 1 piso. Reverse pros. Ayan, next kay Ronald Alvarez Kalunuran. Pick or error coin. Tingnan natin. Ayaw mga ganito. Kapag magnetic yan, ito po yung mga 10 piso na sa tingin ko po ay fake. Kasi di ba yung kulay tanso dapat sa gitna ay naging metallic na rin siya eh. At sigurado ako magnetic yan. Try mong i-magnet kasi nga di ba may mga lumabas na 10 piso na fake. At baka maaaring ito yun. So parang mahalata natin na hindi ganun kapulido yung yari. Ano. Next kay Renz Lee Chua. Sir, pakitalakay mo nga po die crack error na coins. Ayan. Katulad po ng sabi mo, sa nakikita natin, mayroon siya mga linya sa obverse, sa surface. May mga linya siya. No? So, ito nga po ay die crack error. Tama po kayo. At maganda pa ang kondisyon ng iyong 5 piso. No? Ayan. So, year 2018 pa ito. Magandang i-collect to. Ilagay nyo po sa mga capsule. Kung wala kayong capsule, meron pong DIY. No? Lalagyan. Next kay Villarina AJB. Good day sir. Pa-ID po sir. Salamat, pwede mo rin idagdag sa iyong YouTube. Tingnan natin ang iyong coins. Ito. Ito yung kapag ganyan eh, ang tawag sa error na to ay struck through grease error. Ayan, makikita niyo yung surface na bari. Parang nangulubot. Eh. Parang siyang naagnas na pagaspang. Yan, no? Struck through grease error ang ganyan. At legit yan, syempre. Tingnan mo, halos hindi mo na halos nawala na. Andiyan pa naman yung
portrait pero pangit na eh, no? Pati yung mga lettering, structure gris error ang iyong one piece of BSP series coin. Ayan, so salamat sa pag-share. Magaganda yung mga coins na ating na itatampok ngayon kasi sa pinapakita ng ating mga viewers. Ayan, so pasadaat pa ulit natin itong coin na ito. Alam nyo, wala pa akong nahahawakan kasi nga ganitong mga structure gris error. Halos sa picture ko lang nakikita ito, sa mga video ko lang nakikita itong mga structure gris error na ito. Meron din ako mga hawak na mga error coins dyan at nai-content ko na nga yun doon sa isa kong channel na nahack, no? At ngayon kailangan ko maghabol at hindi pa rin makamove on. Pero itong ginawa kong channel ngayon dahil nga rin sa tulong ninyo ay unti-unti pa rin unti-unti na siyang nakakabalik, no? Kaya maraming salamat sa inyo, no? Ayan, at doon naman sa mga gustong may ipa-content ng kanilang mga coins, pakishare lang sakali may online Facebook page community or pwede na rin doon sa may mga comment section, basta malinaw, no? Sumunod kay Len Bell Bass, yan ang kanyang so ito na yung ating main coin, no? 2015 na guys, no? Tingnan nyo mabuti, ulitin natin, 2015. Ayan, yung Ubers ng kanyang barya, no? Mahalata mo sa Ubers na meron nga kakaiba dito eh. Meron nga special dito sa 2015 niya eh, no? Guys, no? Madalang to. Rare, ibig sabihin yung mga gantong klaseng error. Oops, iba pa yung nadampot niya, no? Ayan. So, kita nyo agad, no? Diba? Ang tindi ng error nito. Hindi po ito man-made, guys. Ang tawag po sa error coin niya ay cap die error. Legit po yan. At meron din po nga kasama yan sa listahan, no? Sa standard ng mga error coin sa US. Ayan. So, dito sa atin, bibihira ka makakita ng mga cap die error na yan. So, solid na solid eh. Diba? Maganda po ang value niyan kung ayan po ang pag-uusapan natin. Guys, no? Dito sa atin, hindi nga lang ganun kataas, pero sa international, pwede ito. Pasado ito. Maibibenta mo ito kahit mga 3 to 5,000 pesos, no? Basta ang kukuha ay sa ibang bansa. Alright guys, hanggang sa susunod po, huwag kalilimutang mag-subscribe. God bless po sa inyo lahat.